Welcome sa UNLI Kaalaman TV. At ito ang 25 facts o kaalaman na siguradong hindi mo pa alam. Part 1. Ang mga baka ay merong mga best friend at maaari silang mamatay sa stress o lungkot kapag sila ay nagkahiwalay. Ang mga baby octopus ay sinlaki lang ng dulo ng daliri mo. Ang cute na. Ang pinakamatandang tao na nabubuhay sa mundo ngayon ay si Branyas Morera. Ang edad niya ngayon ay 116 years old at nakatira siya sa bansang Spain. At alam mo ba na meron din siyang Twitter, kaya i-follow mo na. Si John Bon Jovi ng bandang Bon Jovi ay nagtayo ng restaurant sa bansang New Jersey na tinatawag na Soul Kitchen. At sa restaurant na ito ay wala kang makikitang presyo ng mga pagkain dahil ang mga customer dito ay nagdo-donate lamang o nagvo-volunteer para sa kanilang pagkain. Kaya naman tama. Pwede kang kumain dito tapos mag-volunteer ka na lang na maghugas ng mga plato. Ang mga blue na mata ay nagsimula lamang noong nakaraang 6,000 taon dahil sa genetic mutation na tinatawag na OCA2. Bago pa mangyari ang mutation na ito, lahat ng tao sa mundo ay meron lamang kulay brown na mga mata. Ang pagka-addict sa internet na tinatawag din na IAD o Internet Addiction Disorder ay isa talagang sakit na kung saan ang isang tao ay halos hindi na mapakali kapag nawalan siya ng internet connection. Relate ka ba? Si Cameron Diaz at si Snoop Dogg ay magkaklase noong sila ay high school at ayon pa nga sa kanila na minsan daw ay si Cameron pa ang tagabili ng damo para kay Snoop Dogg. Ang pygmy marmoset ay ang pinakamaliit na unggoy na may sukat lamang na 13.45 cm at may timbang naman ito na 100 gramo lamang. Lahat ng naging presidente ng United States ay nagbabayad sa kanilang sariling pagkain at mga pangangailangan habang sila ay nasa White House. Kasama dyan ang mga pagpapalaba, toothpaste at marami pang iba. Ang salitang overmorrow ay tumutukoy sa araw na pagkatapos ng bukas. Ibig sabihin dito sa Pinas, yan yung tinatawag nating makalawa. Ang presidente ng Uruguay na si Jose Mojica ay kilala bilang pinakamahirap na presidente sa buong mundo dahil 90% ng kanyang kinikita ay binibigay niya lamang sa mga charity. Ang Happy Pizza ay isang uri ng pizza na binebenta sa bansang Cambodia na may toppings na marijuana. Happy, no? Nag-release si Snoop Dogg ng isang libro na tinatawag na Rolling Words at ang mga page nito ay naglalaman ng lyrics ng kanyang mga kanta. Pero pwede mo itong pilasin at gamitin ito bilang rolling paper kapag ikaw ay sisindi. Hanit. Ang mga lobster at mga jellyfish ay biologically na mga immortal. Ibig sabihin, hindi namamatay ang mga ito dahil sa edad o pagtanda. Ang mga nahuhulog na coconuts, onyog o buko ay 15 beses na mas maraming pinapatay na mga tao kaysa sa mga pating sa buong taon. Merong isda sa cartoons na SpongeBob na palaging pinapakita sa mga episode na kung saan nakalabas ang ari nito. Ang weird, no? Ang kumpanya na Volkswagen ay ang parent company pala ng Audi, Bentley, Bugatti, Lamborghini, Porsche at Ducati. Ang pinakamatapang na beer sa buong mundo ay tinatawag na Snake Venom na may 67.5% na alcohol. Dahil sa sobrang tapang nito, meron itong warning sign sa leeg ng bote. Ang November 19 ay opisyal na Have a Bad Day Day. Ang cell ng utak ng tao, ang universe at ang internet ay pare-pareho ng itsura. Ang 64GB na iPhone 5S ay umabot ng $218 para magawa ng Apple, pero binebenta nila ito nang umaabot sa $849. Ang mga grupo ng kwago ay tinatawag na parliament. Ang mga grupo naman ng mga uwak ay tinatawag na murder. At ang grupo naman ng mga turkey ay tinatawag na rafter. Ang nagboses sa Minnie Mouse na si Rassie Taylor ay napangasawa ng nagboses kay Mickey Mouse na si Wayne Allwine. Merong machine sa Singapore na kung tawagin ay Hug Me Coca-Cola. Bibigyan ka ng libreng Coke nito kapag niyakap mo ang machine. Sarap. Si Jim Cummings, ang nagboses sa Winnie the Pooh, ay tumatawag sa mga may sakit na bata sa ospital gamit ang boses ni Winnie para lamang makapagpasaya ng mga pasyenteng bata. Noong 1919, si Walt Disney, na producer na sikat ngayon, ay tinanggal sa trabaho ng Kansas City Star. Ayon sa boss niya, ay kulang daw siya sa imahinasyon at wala daw siyang magandang ideya. At siya na ang mga kaalaman natin para sa araw na ito. Abangan natin ang part 2.